Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito? Ang ating paksa ay mula sa ating aklat Mape 4 Health Aralin 2 na may pamagat na Gamot na iba't iba sa butika naroon sila. Naranasan mo na bang pumunta sa mga lugar na nakikita mo sa larawan? Ano-ano ang mga produkto at serbisyo na makukuha natin dito? Tama! At ito ang pag-aaralan natin ngayong araw. Mga bata, basahin natin at intindihin natin ang paggamit ng droga o gamot. Ito ang katamtamang paggamit ng mga gamot upang baguhin ang kalagayan ng isang tao. Kung umiinom tayo ng gamot upang pagalingin ang sakit ng ulo, lagnat, sipon, at iba pang karaniwang sakit, itinuturing na itong paggamit ng gamot. Sa paggamit at pagbili ng gamot, ay mahalagang malaman natin kung anong uri ng gamot ang bibilhin at gagamitin natin. Ibig sabihin, hindi tayo basta bumibili at gumagamit ng anumang gamot. Prescribed medicine o prescription drugs. Ito ang mga uri ng gamot na nabibili lamang kung may reseta ng doktor. Over-the-counter drugs. Ito naman ang mga gamot na pwedeng bilhin kahit walang reseta ng doktor. Mga bata, tandaan natin ang mga ito. Kung kaya't mahalagang magpatingin o magpasuri sa doktor upang malaman ang uri ng gamot na bibilhin at gagamitin. Narito ang mga iba't ibang uri ng gamot ayon sa karamdaman na gagamutin. Analgesics. Ito ang mga uri ng gamot na ginagamit para lunasan ang mga simpleng karamdaman katulad ng sakit ng ulo, sakit ng ngipin at muscle pain. Narito ang mga halimbawa. Antihistamine. Ito ang mga gamot na ginagamit na panlunas ng iba't ibang uri ng allergy. Narito ang mga halimbawa ng antihistamine. Antibiotic. Ito ang mga uri ng gamot para sa impeksyong dala ng bakterya. Halimbawa ay mga sugat o pagpapahilom ng sugat at ubo. Narito ang mga halimbawa. Antiacids or antacids. Ito naman ang mga gamot na panlaban o pangontraasim o kaasiman ng asido, partikular na ang pangangasim ng sikmura. Narito ang mga halimbawa. Antitussives. Ang mga gamot na ito ay ginagamit upang mabawasan ang pag-ubo, lalong-lalo na kung ito ay tuyo at walang plema. Narito ang mga halimbawa. Ngayong nalaman mo na ang mga iba't ibang uri ng gamot, sana'y maisabuhay mo ang wastong pagbili at paggamit ng mga ito. Tandaan mo, ang kalunasan ng mga sakit nakasalalay sa tamang gamot, pag-inom at paggamit. Thank you.
Hanggang sa muli, paalam mga bata!